Ayan, so we're now recording our today's discussion. So ngayon pinapakita ko lang sa inyo yung LMS. So as you know, in-upload ko na po nung last time yung module 7 about shells, shell scripting and the Unix file system, and then yung module 8 about the comprehensive discussion on shell scripting. So more on concepts lang po ito kung paano po tayo mag-scripting sa Unix. Unfortunately, mahirap for us to simulate kasi kailangan pa natin mag-install ng Unix. May other way naman to do that. Kaya lang, I think it will be consuming time pa for us. So, ang ginawa ko na lang for the activity number 6 na you needed to submit, kung hindi pa po nakapagpasa yung iba, so you can still submit, hahanap na lang kayo ng available na Linux shell script in the internet. And then, ilalagay nyo lang kung ano yung ginagawa nung shell script na yon. Pwede kayong gumawa ng flowchart, ng IPO, ng sudo code. Just to explain kung ano yung ginagawa ng script na atin pong napili from the internet. I think this is individual. Pero today, since pinaramis ko sa inyo that kailangan nating ma-appreciate talaga yung operating system using the assembly language, so nag-prepare ako ng another activity. That activity is activity number 7, and you have to do this one by pair. So by pair po natin gagawin yung activity number 7. So kung sino po yung mga ka-pair po natin for the learning journals, yun na rin po yung atin pong ka-partner when we do the activities. Yan. So hindi pa naman ako nag-set ng due date ng learning journal 7 and 8. Up to finals na po ito. Hindi na ako mag-add ng modules. More on activities na po tayo. Then I still have to decide kung magbibigay pa po ako ng final project or possibly yung ginawa natin na semi-final project, ito, ayan, na ginagawan po natin ng review about the literatures na related to our chosen topic. So probably baka pagawan ko na lang kayo ng video on that. But for now, let's just focus first on the activity number 7. For us to proceed with activity number 7, kailangan po nating install yung emulator 8086. So, in-explore ko na uli ito kasi yung dati kong ginagamit na emulator, I think the ones I've shared before ay obsolete. Hindi siya nag-work. So, ito po ay dinownload ko lang sa internet. Pwede kayong mag-search sa internet about emulator 8086. And then, freeware lang siya. Ayan. So, when I downloaded, I think I also shared to you the file. Ito naman po. Install nyo lang siya. Then after you install, of course, makikita nyo na agad siya automatically. Pwede po nyo ilagay sa desktop. Yan. So, katulad nito, ito yung mag-i-cura ng emulator 86. Of course, when you open, ito agad yung makikita nyo. Alright? Then explain ko ngayon kung paano natin gagamitin yung emulator 8086. Alright? So, let's now proceed to activity number 7. Okay, ayan. So for activity number 7, basically, I would like you to be introduced to the assembly language tools. Alright, so these are basically the objectives for this activity. Number 1 is, of course, to familiarize with the 8088 registers and view the contents of these registers using 8086 emulator. So most of you naging estudyante ko naman sa computer systems architecture. At yung pinag-aralan natin sa computer systems architecture, although nag-HDL po tayo, pero in the theoretical concept, nabanggit naman dun yung mga microprocessors like the 8088, and then yung ginagamit natin emulator ngayon, which is the 8086. Kung maalala nyo before, may mga discussions dun about the registers, may mga discussions dun about the flags, na i-visualize natin ngayon using the low-level machine language. So, ang gagamitin natin dito, kung ang ginamit natin before is the hardware description language, this time, low-level language. Tinuruan ko na kayo ng high-level language like the macro program, middle-level like the C and the C++. Tinuruan ko na rin kayo ng HDL. Ngayon, tuturuan ko kayo ng low-level, which is the assembly language. Mas mahirap actually yung coding sa assembly language. Pero yun nga, igaguide ko naman kayo on how we could actually proceed using the assembly language. Alright, so allow me to read through the discussions that I provided herein. Ayan. The 8086 emulator is basically a virtual tool that can emulate. So, ibig sabihin, ginagaya niya, nire-replicate niya lang, mini-mirror,
yung real hardware including the CPU, the memory, the input and output devices. Imagine, di ba, ito yung mga composition ng computer system. So, ngayon, mabivisualize po natin siya virtually. Assembly source codes can be executed either by using the single step or full execution of the code. Yung tinutukoy sa kanya is, when you open kasi the file, ayan, when you run, pag mag-run na tayo, pwedeng when you click the emulate, pwede kasi na parang per line yung gagawin natin, single step. Or pwede rin naman na buong output na agad yung makikita po natin. The register contents can be verified using single-step execution. So, di ba we have different registers? Tandaan natin yung registers is our storage of the data, di ba? So, sa single-step, parang nagtatagal ka lang, nagbe-breakpoint ka lang, makikita mo yung changes yung sa value ng registers. The emulator is user-friendly and contains a number of sample codes with useful comments for the benefit of the user. Ayan, so the good thing naman is meron ka naman din makikita from the internet na mga sample codes. And then may mga comments din naman, yung mga available na emulator source codes from the internet. Okay, paano po siya i-open? Siyempre, ganun lang din. Can be started by clicking the start button, then all programs are shown below. So, similar to what I did, kung alam mo na naman kung saan nakastore, so open mo lang yung emulator 8086. So, at first, in running or creating a source code in the emulator, you have to click new button as shown below. So, halimbawa yan. So, ito na tayo, di ba? Kung naka-open sa inyong emulator, pwede nyo akong sabayan. Kung hindi man, it's okay kasi recorded naman po tayo. Kiklik mo lang daw yung new, alright? And then may makikita kang option, alright? Nakalagay naman dito for the option, ang pipiliin mo muna yung COM template, alright? So, yung COM template is simple, entire executable file format, pure machine code. Kasi assembly language ang pag-aaralan po natin. So, you press the OK button. So, by default, may makakita ka na ng ganito. So, obviously, kapag nakakita ka ng semicolon, o tinan nyo, iba yung comments dito, di ba? Dito, ang comments ay semicolon. Alright, kapag nakakita ka ng semicolon, so may lahat to ay comments, hindi siya babasahin. Then, may makikita ka by default na org 100H and then return. Alright, so ito po ay default. Kailangan lagi meron tayong org 100H at saka rin lagi po tayong may return. Of course, for the comments, this will always be depending naman po doon sa atin kung gusto po natin lagyan ng comments or not. Ayan, so this code can be written in the workspace provided as shown. Yan dito, nakalagay naman po sa comments din. Yan, add your code here. So dito ka magkocode. In running the code, so you have to click the emulate button. So halimbawa, ito, di ba sabi ko, pag mag-run ka, kiklik mo lang daw yung emulate button. Ayan. And then, ito na yung lalabas. So, kapag lumabas to, sinabi naman po dito, so we just have to follow. As you can see here, as discussed. Ayan. So, pwede kang pumili either the single step or the run. Alright? And then, makikita mo na lahat ng mga registers dito. Ayan. So, di ba ito? Pwede kang i-click mo yung single step. Alright, single step. And then, pwede rin naman na run. Okay? Yan, kasi return value lang naman yung gagawin. These are the registers. Alright? Ibig sabihin nito ay high, and then this one is the low. Alright? So, ito po yung mga, dito mo makikita kung ano yung nagiging value, ano yung ini-store natin sa ating mga registers. Siyempre, may mga plugs pa tayo. Alright? Yung plug natin, either 0 or 1 lang. Ginagamit lang to for the indicator for the plugging. Halimbawa, kailangan po natin ng parity and so on. So, gagamit po tayo ng flag. But usually, ang very common na ginagamit po natin, yung registers po. So, ito po yun. Pinaliwanag lang dito. And then, of course, we have the registers in hexadecimal format. Yung binanggit ko kanina, hexadecimal po. Ibig sabihin, ito ay 4 and 4. Para maging hexadecimal in terms ng bits, alright? And then, these are the list of the registers that we have, okay? Add lang natin yung mga nahabol. We have the AX for the accumulator, BX for the base, CX for the count, DX for the data, SP for the stack pointer, BP for the base pointer, and so on and so forth. So, marami yan na registers. Hindi natin kailangan mag-memorize. Kasi nga, ang goal lang naman natin is for you to be familiarized lang with the emulator.
And then these are the plug bits. Yung plug bits natin, sabi ko nga kanina, can only be set by 0 or 1. Ibig sabihin, kapag 1, ipa-flag niya yon, meron siyang execution na gagawin. Kapag 0, wala po siyang gagawin. And then remember that there are 6 different types of instructions available in assembly language programming. So divided into, meron tayong data transfer, meron tayong arithmetic, bit manipulation, string program transfer, and processor control instructions. Sa data transfer, syempre, magdi-defendin po kung ano po yung gagamitin po natin na opcode. So, instruction moves bytes, words, or double words of data between memory and registers as well as between the accumulator and the input-output ports. So, halimbawa, kapag nakakita ka ng MOV, ibig sabihin ng move. So, we have to moves byte, word, or double word. So, nagmo-move lang siya ng data. And then, LEA loads effective address. Kasi nga, dito, hindi lang tayo concerned with the data. We're also concerned with the memory address kung saan natin ilalagay doon sa memory yung atin pong data. In, inputs data to accumulator from an input-output device. Common kasi na accumulator nga natin is register. Ito yung unang pwedeng paglagyan mo ng data. Out naman is outputs data from the accumulator to an input-output device. Push pushes word onto the stack. Pop pops a word from the stack and so on and so forth. So, ang dami niyan. Alright. So, basically, ito yung mga gagamitin natin opcode kapag ang gagawin po natin ay data transfer. Kapag naman arithmetic, includes adding, subtracting, multiplying, dividing data as bytes, words, or double words. So, these are basically naman yung gagamitin po natin na mga code. So, ganun lang din. Just like kapag nakalakita ka ng add, adds data between register or memory and register. Diba? Kapag nakakita ka ng subtract data between register or memory and a register. Alright. And then, yung ASCII code, American Standard Code for Information Interchange. So, ginagamit kasi ito before, especially for security purposes, para ma-encrypt, ma-decrypt yung ating data. Hindi siya agad makita ng user. So, may representation ng mga letters sa mga numerics into ASCII table. Kaya, binigyan ko rin kayo ng ASCII table. Again, hindi nyo kailangan i-memorize yung ASCII conversion table. So, halimbawa, andito na po yun. Halimbawa, gusto po natin ng letter A. So, letter A, next decimal is 41. Kapag R, 52 po sa hexadecimal yung letter R. Yun po yung gagamitin natin when we do the coding in the assembly language using the emulator. Alright? So, sige, ituloy lang natin. Ayan, so may humahabol pa. Okay, add ko lang muna. May ako na i-record yung attendance. Alright, so aside from that, of course, we can also do the bit manipulation. These are used to control data down to the bit level and include logic operations, shifts, and rotates. Diba, naalala nyo? Sa computer systems architecture, yung mga logical and, or, exclusive, or, shifting to the left, shifting to the right. So, ganun din. May ganun din po sa assembly language. So, these are the opcode. For the strings, just like in C++, meron din po tayong manipulation ng strings. So, alam naman natin that the strings ay combination ng letters and numbers. So, pwede po tayong mag-input ng string, mag-output ng string, and so on. Mag-compare ng string. So, these are basically the instruction set. And then, program transfer includes the jump, the call, and return instructions, and some additional instructions that form loops. Yan, di ba? Common ito, may mga looping din po tayo patungkol sa assembly language, pero normally ginagamit po natin ay jump. And then, the processor control, instructions enable and disable interrupts, modify the plug bits, and synchronize external events. So, naalala nyo, pinag-aralan natin sa operating systems yung interrupts. So, if you would like to control the process, pwede mo rin pong gamitin yon. Ngayon, para mas ma-appreciate natin, ipapaliwanag ko sa inyo isang example. Then, at home, when you also try, so meron ako mga pinorovide na mga exercises, please also try this one to do at home. Yung una, paliwanag ko lang, so, kailangan daw natin gumawa ng assembly program using the 8086 emulator to display the English alphabet in uppercase letters. Alright, so eto na yung code ko na ginawa. So, i-open ko na lang, din saka ako ipaliwanag. Close ko lang. So, nagawa ko na naman to. So, file, open. Pag na-existing na, syempre, you can just open. Yan, eto na yung code. Alright.
So kung makikita natin yung code, we have here org100h, and then meron akong ginamit na move, alright? Meron din akong ginamit na loop. May ginamit ako na increment, compare, jump, and then return, alright? So allow me to properly explain. Nilagay ko na rin po yung explanation. Siyempre kapag niran natin, ito yung expect na ipoprovide natin, big letters A hanggang big letter Z. Kasi ang pinapagawa ko ay uppercase letters. Alright? English alphabet. So, kailangan mo mag-loop para ilist mo from A to Z. Kasi kung hindi ka mag-loop, isusulat mo siya lahat, diba? So, you have to write from the conversion table here that I have provided. So, kailangan natin mag-loop. Okay. Ito, pinaliwanag ko, guys. Ano po bang ibig sabihin, Sir Caldo, ng org 100H? Okay. Kita nyo dito, kaya siya nag-iiba ng kulay. Ibig sabihin, mga reserve words po yon. Okay. Normally, yung mga naka-red, these are the registers. Yung mga naka-blue, ito naman po yung mga tinatawag natin na mga instruction set or OP code. And then, yung mga naka-hexadecimal, usually yun po yung mga data po natin. So, yung purpose ng org 100H, this one, is to set the current address to 100H during the assembly. It also signifies the start of the assembled code. So, normal po ito. Ito yung current address na ginagawa natin usually sa assembly language. So, by default, katulad ng mga header file, pwedeng i-retain mo na lang yung org 100H kapag nagpo-program na po tayo. And then, of course, as I explained, yung ret naman na nakita natin sa line 18, it depends daw on the processor architecture. But one purpose it has is to return from subroutine. In between these two lines of code, the main code can be inputted. So, ito return lang. Kung kailangan niya mag-return ng value or whatsoever, yun yung ginagawa niya. Kaya by default, di ba, nakita niyo kanina yung default, andito na to at saka andito na to. Anything inside the org and the return, ito na po yung ating tinatawag na main code or the main body. Ayan. So, dito tayo magsisimula. Ayan. Sabi dito, yung main code natin, ito na pala yung gumagawa ng pagdi-display ng alphabet continuously until it stops at letter C. So, ipaliwanag po natin. Una, yung code that will be able to print out the letters of the alphabet, yung line move AH02, ibig sabihin, you have to write a character to standard output. Alright? So, magra-write po tayo ng character to the standard output. And then, yung line move DL naman, eto, DL is a register, and then yung A is the big letter in ASCII from 41H. Diba sabi ko sa inyo kanina, ASCII yung representation, at kailangan yung ASCII po ay naka-hexadecimal. So, yung A dito, kung titingnan mo yung table, big letter A is 41H. Alright? Kasi hexadecimal yung ating representation. So, ito yun. Magsisimula siya doon sa letter A na imumove niya doon sa ating register na DL. So, allowed po yun kasi yung ating DL po ay register. Alright? And then, the next four lines, ayan, represent a loop. So, ito na, starting ng loop. And then, ito yung end ng loop. Ayan. At the beginning of the loop line, yung int 21H will display the value stored in the DL register. Ayan. Ibig sabihin, kung ano yung data natin, etong command na to, kung ano raw yung data natin na nasa loob ng DL register, i-display po niya. So, di ba dito, minove natin yung 41H to the register. Para ma-display mo siya, kailangan mo tong command na to. So, dinisplay na po natin yung letter A through the int 21H. Alright? Ayan. And then, sabi dito, the second line of the loop increment DL. So, common sense, diba? Adds to the current value of the DL by 1. So, increment, mag-increment ka lang. Ibig sabihin ng increment ang plus 1. Mag-a-add ka dun sa ating DL. Alright? And then, sabi dito, mag-a-add siya ng 1 and then, the third line naman will compare the value of DL to 5BH. So, i-compare niya yung laman ni DL natin sa 5BH. Ano po ba yung 5BH? Yung 5BH kasi natin, ito yon, yung open bracket. Kasi di ba ang kukunin lang natin is from A to Z. So, yung endpoint natin dapat yung open bracket, yung 5B, para makuha niya up to 5A. Ayan, so hanggang dito po yun. And of course,
Yung atin pong last, ayan, the next line after the loop, ayan, is, eto muna pala, the last line of the loop, J and E, return, would return to the beginning of the loop, which has the user-defined name return, only if the previous line compare DLPBH is satisfied. Ayan. So, ibig sabihin, eto, maglulup lang siya na maglulup until such time na nasatisfy niya na yung condition na to. And then, kailangan po natin yung int 20H to terminate the program. Alright? And then, i-return niya na yung value. So, eto po yung ginagawa ng ating unang code na ginawa. So, of course, when we run, ayan, so emulate. Sabi ko kanina, pwede ka mag-single step. Pag nag-single step ka, nakikita mo yung changes, right? So, push mo lang itong single step, nakikita mo. Yan, nagiging A na siya, nagbabago yung mga value ng registers, nagkaroon ng B, alright, C, and so on. Pero kung ayaw mo nang i-trace back dito yung mga changes ng value, pwede mo nang i-full run. Ayan. And then, makikita mo na yung ating output. Alright. Ngayon, for the activity, hindi naman po mahirap yung activity. Halos kapareho lang ng pinaliwanag ko kanina para matry nyo lang. Gagawa ka lang ng assembly program using the 8086 emulator that display the output of A to Z. O, maliit na letters, papaltan mo lang yung ASCII code. Ganito rin to, AA, BB hanggang ZZ. Ito naman, AZ hanggang ZA. Ito naman, AZ hanggang ZA. And then yung number 5, gusto ko display yung pangalan ko. Lionel Belencaldo. And then yung number 6, display your team name. Kasi di ba by pair kayo? For this activity, sa learning journal na ginagawa po natin, gagawin nyo rin po ito by pair. Then you just have to display your team name. For the result, so this is one output from my students before in Malayan. Pwede kayong magbigay ng like this. Ayan. Show nyo sa akin yung display like this. Naka-screenshot lang with the results. Ayan, screenshot lang ng code and then the results, screenshot results, and then of course, conclusion. Alright. So, ganun lang po yung kailangan po natin gawin for activity number 7 para ma-appreciate po natin kung anong ginagawa ng emulator 8086. Alright, so stop ko na muna yung recording, then I'll entertain questions.